Sumabog na ang tila bombang pinangangambahan sa mga kulungan. Yan ay ang pagkalat ng COVID-19. Kaya malaking pagsubok ngayon sa mga kinauukulan ang pagpigil sa pagkalat at hawaan sa gitna ng mga siksikang mga selda. Gaya ng mga karamihang city jail sa bansa, sinasabing hindi mahulugang karayom ang mga selda sa Cebu City Jail. Maliit ang espasyo pero napakarami ng mga preso. Siksikan, kulang na lang ay magkapalitan na ng mukha ang mga nakakulong dito. Sa datos, 1,000% ang congestion rate ng Cebu City Jail. Ito rin ang isa sa pinakasiksikang kulungan sa bansa ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ang male dorm na may kapasidad na 82 lang, mayroong mahigit 900 persons deprived of liberty o PDL na ngayon. Kaya kanya-kanyang diskarte ang mga PDL kung paano maiibsa ng lagkit at init sa loob. Ang hiyawang yan, galing sa mga preso ng Cebu City Jail matapos malaman na may nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang mga kasamahan. Nasubo ah! First time lagi ni Daddy. Umabot na sa mahigit 300 ang naitalang positibo sa virus sa Cebu City Jail. Ito na ngayon ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa mga kulungan sa bansa. At nang ipatupad ang enhanced community quarantine, ipinagbawal muna ang mga dalaw. Si Dina, hindi niya tunay na pangalan. Marso pa nang huling makita at madalaw ang ama sa kulungan. Wala rin daw siyang balita kung ano na ang lagay ng ama. Nakabahan po kasi alam namin, kasi dito sa labas, ano kami, makapag-social distancing kami. Doon, hindi po, hindi sila kasi masikip yung selda nila, tapos madami pa sila. Yung iba nga, doon na lang sa labas, standby, sa labas ng selda nila. Mas may posibilidad na madali silang mahawa. Kwento raw ng kanyang ama, aabot sa 100 ang laman ng bawat selda na dapat ay hanggang 35 tao lang. Maging ang tubig na pangunahing kailangan ngayong may virus, hirap din daw sila. Pag naligo sila, bibili sila. Pag uminom sila, bibili. Tapos mahal, yung 5 liters, mga 20 ata, yung panligo lang. Kaya nga, pinapadala namin siya ng alcohol. 57 taong gulang na raw ang kanyang ama, kaya gusto niyang malaman kung ano na ang tunay na lagay nito. Doon, yun lang yung ano namin, yung na makapag-usap kami, kahit telepono lang na matanong namin kumusta siya at masabi niya na okay siya, hindi siya nahawaan doon. Ayon sa BJMP, tinutugunan na nila ang pangangailangan ng mga nahawaan na inmate sa buong bansa, kabilang na ang mga nasa Cebu City Jail. Maging mga protokol sa loob ng kulungan ay mahigpit daw na ipinatutupad. Lahat ng mga pasyente naman natin naka-isolate yan for more focused medical care and under close monitoring sila ng agency in coordination with the Department of Health at ng mga local epidemiology units natin. And then, tuloy-tuloy yung kinakandak natin na health monitoring through reverse isolation doon sa mga PDL natin nagpapakita ng COVID-19-like symptoms. Pati na rin yung mga may pre-medical condition, mga elderlies natin for more focused medical care. Sagot din daw ng ahensya ang mga face masks, PPEs at vitamins para sa mga PDL. Fortunately, for those patients in Cebu City Jail, we have an available isolation center, bagong-bagong building ito, which has a capacity for 2,000 individuals. No? At yun naman yung mahalaga doon, naka-isolate sila at doon na binibigyan ng medical care. Sa ngayon, 467 na ang naitalang positibo sa COVID-19 ng mga PDL sa ilalim ng BJMP sa buong bansa. 1,174 lang ang isinailalim sa swab testing na ayon sa BJMP ay bilang na lumabas sa isinagawang contact tracing sa mga compromised jail facility sa buong bansa o yung may kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ang bilang na yan, 0.9% lang ng kabuuang bilang ng mga PDL sa mga kulungan ng BJMP nationwide na aabot sa mahigit 130,000.
Sa Bureau of Correction, as of May 7, nasa 58 na ang nagpositibo, 3 ang namatay at wala pang nakare-recover. As far as the BGMP is concerned, no, we fully support any effort not to decongest our jail. Pero mula nung magka-pandemic, mahigit 9,000 na raw ang nakalaya mula March 17 hanggang April 29 at aabot naman sa mahigit 4,000 ang nakalaya mula April 30 hanggang May 8. Naging posible raw yan na mag-issue ng administrative circular si Chief Justice Diosdado Peralta na nag-uutos ng bawas piyansa at pilot testing ng criminal case hearings via video conferencing. Malaking hinga rin daw ito para sa mga kulungan. Ayon naman sa PNP, nangangalap pa sila ng datos kung may COVID cases sa mga kulungang sakop nila. Pero paniniguro nila, mahigpit ang kanilang mga preventive measures. Sa ngayon, ang mga nasa mga custodial facilities natin ay safe naman at ang lahat ng mga incoming na mga inmates at maging yung under investigation ay inihiwalay ng room or kulungan para sumailalim sila sa mandatory quarantine. Sabihin na nating nagkasala sila sa lipunan, pero sa mga ganitong pagkakataon na buong mundo ay apektado ng isang malalang sakit, maging sila may karapatan din sa atensyong medikal na makapagsasalba ng kanilang buhay. Ako si Nico Wahe. I stand for truth.